Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo, sa ulo ng mga balita. Senator Laila Dilima, ipinaaaresto na ng Muntinlupa Regional Trial Court kaugnay ng kaso sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Pamanuan ng Panda Coach Bus, sinimula na ang proseso ng pamamahagi ng insurance claims para sa mga biktima ng aksidente sa Tanay Rizal. Campus tours ng ilang pribadong paaralan sa Quezon City, tuloy pa rin sa kabila ng inilabas na moratorium ng CHED matapos ang aksidente sa Tanay. Una sa ating mga balita ngayong hapon, ipinaaresto na ng Muntinlupa Regional Trial Court o RTC Branch 204 si Senator Laila Dilima kaugnay ng kinakarap niyang drug-related charges. Mula sa Maynila, itong balita ni Roderick Mendoza live. Roderick, go ahead. Magandang gabi, Attorney Reggie. Naglabas na nga ng arrest warrant si Judge Juanita Guerrero ng RTC Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 laban dito kay Senador Laila Dilima para sa isa sa mga kasong kinakaharap niya kaugnay na nga ng illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Iniutos ni Judge Juanita Guerrero na arestuhin na si Dilima matapos makitaan ng probable cause ang kasong isinampa ng Department of Justice. Ipinaaresto rin ang kanyang mga kapwa-akusado na sina dating NBI Deputy Director at Bucor OIC Rafael Ragos at dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan. Dati nang inamin ng NBI agent na si Juvencio Ablen sa pagdinig ng Kongreso na dalawang beses silang nagdala ni Ragos ng tig 5 million pesos na drug money mula sa mga drug lords sa Bilibid sa bahay ni Dilima sa Paranaque City noong November at December 2012. Tinanggap umano ito ni Dayan at nakita niyang nakatayo naman at nag-aabang kay Ragos si Dilima na nakadamit pambahay lamang. Sa kabila nga, Atty. Reggie, ng utos na arestuhin itong si Senator Laila Dilima ay may nakatakdang pagdinig bukas yung Muntinlupa RTC Branch 204 doon sa kanyang motion tukas, doon sa kanyang motion na mabaliwala itong kaso laban sa kanya. Pero may motion din ito namang DOJ Prosecution Panel na i-reset o ipagpaliban yung pagdinig sa naturang motion ni Dilima sa March 3. Attorney Reg. Maraming salamat, Roderick Mendoza, nagulat ang live mula sa Maynila. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon sa ngayon sa Senado kaugnay na napipintong pag-aresto nga kay Senadora Laila Dilima. Naroon ang ating correspondent na si Joyce Balancho live. Joyce, kamusta na dyan? Yes, Attorney Reggie, nandito nga tayo ngayon sa labas ng opisina ni Senator Laila Dilima. At kung makikita mo yung kuha natin, nandito tayo mismo sa harap ng pintuan ng kanyang opisina. At makikita mo, Attorney Reggie, talagang full force yung Senate media na nag-aabang ngayon dito sa kanyang opisina. Ito yung matapos, Attorney Reggie, nga no, nagulat kami na meron ng warrant of arrest na inilabas ngayong hapon ang Muntinlupa Regional Trial Court. Kanina, Attorney Reggie, ay nakadalo pa nga si Senator Laila Dilima sa isang hearing dito sa Senado. At after lunch ay dito na lang kami na nagulat at nag-prepare na kami dahil anytime ay pwedeng ma-serve yung warrant of arrest sa kanya dito sa Senado. Attorney Reggie, kanina ay may pumasok na nga na tatlong officers mula sa Office of the Senate Sergeant at Arms dito sa loob ng kanya opisina. Pero mabilis lang din ay lumabas sila. Hindi kami nakakuha ng pahayag o hindi sila nagpa-interview kung ano ba yung magiging coordination sa kanila nung mag-serve mismo ng warrant of arrest. At kanina lang din, Attorney Reggie, 5 minutes ago bago niyo ako tawagan, pumasok dito sa opisina ni Senator Laila Dilima, ang kanyang colleague at coordinate mula sa Liberal Party na si Senator Francis Pangilinan. Nakasuot na siya ng itim, Attorney Reggie, bilang pagbibigay o pagpapakita ng suporta sa Senadora. Kasi nakita rin natin kanina, Attorney Reggie, yung ilan sa kanyang mga media officers, nagpalit na sila ng damit kanina, nakaitim na sila na t-shirt na may nakalagay sa likod na hashtag, hashtag laban Laila. At nakausap na
natin, very short lang yung kayo media officer na si Ferdy Maglalang at sinabi nga niya na sa mga oras na to, nakikipagpulong yung senadora sa kanya legal team kung ano yung gagawin nilang sunod na hakbang dito dahil hindi nila inaasahan ito dahil nga ang alam nila meron pa nakatakdang hearing sa Muntinlupa Regional Trial Court bukas kung saan diringin nila yung motion ng senadora para ipadismiss nga yung mga kasong iyan. At bagaman Attorney Reg, hindi pa natin nakakausap si Senator Laila Dilima noong mga nakarang araw naman, nabanggit na niya sa atin na talagang naghahanda na rin siya para sa possible warrant of arrest na maihain sa kanya anumang araw. Nagsabi na rin naman niya dati na humihiling siya na kung siya man ay maaresto ay madala siya sa isang safe and secured na place. Wala ang man na siyang balak na tumakas o magsakit-sakitan, magsuot na neck brace or kaya mag-wheelchair para mapakita na siya ay mahina. At sinabi niya, ginarantiya din niya, nakaharapin niya itong mga kasong ito, hindi siya magtatago at hindi siya tatakas ng bansa. Nabanggit na rin niya, Attorney Reggie, last week pa, no, nakapagpaalam na siya sa kanyang pamilya, isang weekend yon na nagkaroon sila ng dinner and lunch with her family kung saan hinanda na nga niya yung kanyang mga pamilya sa posibleng mangyayari. Nakapagpaalam na rin niya siya sa kanyang staff dito sa Senado at nagbili nga siya na hanggat maaari, sana huwag niya makita na umiiyak yung mga staff niya dito dahil yun yung last thing na gusto niya makita sa kanya sa mga tao malapit sa kanya. At Attorney Reggie, titingnan natin kung hanggang anong oras or anong mangyayari dito dahil sa mga oras na to ay wala pa kami nakikita na warrant of arrest na siniserve dito sa Senado. Titingnan din natin yung magiging procedure that dahil una namin sinabi ni Senate President Aquilino Pimentel na hindi nila papayagan na maaresto sa loob ng premises ng Senado ang isang senador. Attorney Reg? Joyce, isang katanungan. Andiyan ba talaga sa loob si Senadora Laila Dilima o wala na dyan sa area na yan? Attorney Reg, hindi pa natin siya nakikita dito mismo sa corridor na to, sa mismong labas ng kanyang opisina. Pero according to her media officers na nandirito, ay nandito siya sa loob ng kanyang opisina at kasulukuyang nakikipagpulong sa kanyang legal team. Pinag-aaralan nila ngayon kung ano yung susunod nilang hakbang matapos nga itong paglalabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Joyce, yung katanungan, dahil sinabi ng Senate leadership na hindi pagpapaaresto dyan si Senadora Laila Dilima sa loob ng Senado, balak bang mamagitan ng ilang mga senador para sa labas na lamang siya at kusa siyang sumuko sa korte o talagang magkakaroon ng deadlock dyan sa sitwasyon na yan? Attorney Reggie, sa mga oras na to, wala pa tayong impormasyon na nakukuha kung paano ba yung magiging proseso. Pero isa sa mga nakikita nating possibility, dahil nga hindi nila gusto or hindi nila ia-allow na ma-aresto dito sa Senator Laila Dilima, ay i-serve possible yung warrant of arrest sa Senate Sergeant of Arms. Siya ay magdadala dito kay Senator Laila Dilima. And then yung magiging sunod na hakbang ng senadora, yan yung titignan pa natin. Pero napanggit na rin naman niya yan, Attorney Reggie, na she will not resist any arrest. So kung ano man yung magiging hakbang ng senadora, kung voluntary na ba siya magsusurrender or pupunta pa siya mismo sa arresting officers or sasama siya, yun ang titignan pa natin, Attorney Reggie. Dahil sa mga oras na to, wala pa naman ding arresting officers na nandito ngayon sa Senado. Maraming salamat, Joyce Balancho, nagulat ng live mula sa Senado. Ibinunyag naman ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na umunay tangkang panunuhol sa ilang high-profile inmates sa AFP Custodial Center kapalit ng pagbaligtad ng kanilang salaysay pabor kay Senator Laila Dilima kaugnay ng bilibid drug trade. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Dalawang beses umanong tinangkang suhulan ng 100 million pesos ang high-profile inmates na tumistigo noon sa Kongreso upang bawiin ang kanilang salaysay laban kay Senador Laila Dilima. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, isang dating senador at isang kongresista na parehong miyembro ng Liberal Party ang unang nag-alok ng pera sa mga inmate kahapon. Tinawagan umano ng mga kapartido ni Dilima ang kanilang kontak sa loob ng AFP Custodial Center upang makausap ang mga inmate. The offer was made by a former senator and by an incumbent congressman. So, we will name it. Handang i-confirm nung apat, nung walong inmates. Pinatawagan dun sa isang contact nila. So binigay yung telepono and then tinawagan and then the cell phone was nasa speakerphone. Narinig nung walo. Direject nung walo. Naulitan niya ang tangkang panunuhol kaninang umaga sa pamamagitan ng kapwa inmate at dating pulis na si Clarence Dunggail.
Isaan niya sa mga kondisyon ay kailangang bawiin ng mga inmate ang kanilang salaysay bago sumapit ang anibersaryo ng EDSA People Power sa February 25. The significance is that they wanted to use this as to attract more people sa EDSA anniversary para magkaroon ng people power daw, and they are being offered that they'll be released. Ayon sa Kalihim, magsasampa sila ng kaukulang reklamo sa mga nasa likod ng tangkang panunuhol. Ngunit tinawanan lamang ni Senador De Lima ang aligasyon at hinamon si Aguirre na magpakita ng ebidensya at pangalanan ang tinutukoy niyang mga mambabatas. Very outrageous and outlandish. Hindi ko papatulan yung ganyang katawa-tawa na naman na claim. Ang hilig-hilig talaga mag-imbento. Sagot naman ni Secretary Aguirre, ihaharap nila ang mga inmate upang patunayan ang tangkang panunuhol. Pinaiimbestigahan na rin ito sa NBI. Gusto ko mismo makita ninyo yung mga inmates ang mismong magpapangalan kung sino yung dating senador na yan, kung sino yung congressman na yan. Lima sa mga high-profile inmate ang gagawing testigo ng DOJ sa mga kasong isinampa laban kay De Lima sa Muntinlupa Regional Trial Court kaugnay ng illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ang mga ito ay sina Herbert Colango, Engelberto Durano, Vicente C., Peter Co. at Jojo Baligat. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Kinumpirma ng Malacañang na nakipagpulong si Pangulong Rodrigo Duterte sa ilang senador sa Malacañang noong Martes ng gabi. Gayunman iginiit ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na isa itong closed-door meeting at walang kinalaman sa muling pagbubukas ng investigasyon sa issue ng extrajudicial killings kasunod ng mga pahayag ni retired police officer Arthur Las Cañas. There is no truth to the allegation of Senator De Lima that the senators were pressured by Malacañang with regards to the reopening of the investigation of the DDS. Wala namang ibang detalyeng binigay ang Malacañang sa kung sino-sinong senador ang nasa pulong maging sa tunay na agenda ng meeting. Sa iba pang balita, nagtungo sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB ang mga kamag-anak ng biktima ng bus accident sa Rizal upang kunin sa insurance company ang kanilang claims. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nag-umpisa na i-proseso ng insurance company ng Panda Bus ang claim ng mga kaanak ng mga biktima ng aksidente sa Tani Rizal noong Lunes ng umaga. Bunsod nito, minabuti na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na i-centralize ang pagproseso ng claims sa kanilang head office sa East Avenue upang hindi na mahirapan ang mga kaanak ng mga biktima. There are different schedules of penalty payments for mga iba-ibang klaseng injury, loss of eyesight, loss of limb. There's a different kind of amount. Ayon sa SCCI Management and Insurance Agency Corporation, makatatanggap ang mga survivor o nasugatan ng hanggang 20,000 piso depende sa kanilang medical bills. Ang mga kaanak naman ng namatay ay makatatanggap ng 200,000 piso. Naging emosyonal ang kapatid ng isa sa mga namatay habang pinoproseso ang kanyang claim. Baliktarin natin ng sitwasyon. Bibigyan ko na namin ng 200 kapalit ng buhay. Papayag kayo. Ang ano ko namin kasi, kami ho, insurance company lang. Naka-insured ho yung bus natin hanggang 200,000 lang ho. Naintindihan mo namin yung galit ninyo, pero hanggang dun lang ho talaga yung aming insurance. Ayon naman sa legal counsel ng Panda Coach Bus, sakaling kulangin ang matatanggap mula sa insurance company ay pagtutulungan na lamang nila ng Best Link College at Harana Tours na makapag-abot ng karagdagang tulong pinansyal sa mga biktima. Individually kakusapin namin ng pamilya, and then try namin manegotiate kung hanggang saan yung kayang i-provide ng company. Sa February 28 ay magsasagawa ng hearing ang LTFRB upang imbestigahan ang pangyayari. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Binatikos naman na samahan ng mga pribadong paaralan ang paglalabas ng moratorium ng Department of Education at Commission on Higher Education sa mga off-campus tours kasunod ng nangyaring aksidente sa Tanay Rizal. Ito ang balita ni Jenica Cruz.
Hindi pabor ang Federation of Private Schools Administrators na ipahinto o ipagbawal ang mga educational field trip ng mga bata. Ayon sa Pangulo nitong si Eliazardo Kasilang, tila pag-abuso naman sa kapangyarihan ng Department of Education at Commission on Higher Education ang paglalabas nila ng moratorium. Siguro labag sa batas kasi mayroon kaming academic freedom eh. Ganda ng ano. Ang UNCHED and DepEd for regulatory purpose, they are there. Eh kung tisipindihin, parang control na yan. Na medyo lihis niya yata. Anya, mahalaga ang mga ganitong aktibidad para na rin sa dagdag kaalaman ng mga estudyante. Sa Quezon City, itinuloy pa rin ng isang private school ang naka-schedule na educational trip ngayong araw. Tila hindi naman nababahala ang mga magulang sa kaligtasan ng mga bata, lalo at kasama sila. Favor naman ako sa i-retain lang kasi kailangan ng mga bata ito. Kasi matututo sila ng mga bagay na hindi nila natututunan sa school. Basta ma-ensure lang yung safety ng mga bata, ilan naman ang importante. Muli naman nagpaalala ang DepEd sa mga eskwelahan, pribado man o pampubliko, na hindi dapat gawing sapilitan o mandatory ang pagsama sa mga ganitong school activity. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Taytay Rizal. Isinusulong sa mababang kapulungan ng Kongreso ang mga panukalang batas na layong maglagay ng regulasyon at polisiya upang maging ligtas ang mga isinasagawang aktibidad ng mga eskwelahan tulad ng field trips. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Nais buhay ng ilang mambabatas ang ilang panukalang batas na nabinbin sa mababang kapulungan ng Kongreso na pinaniniwalaan na makatutulong upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada at pagkakaroon ng mga regulasyon sa mga isinasagawang aktibidad ng lahat ng mga eskwelahan. Ito ay matapos sa nangyaring aksidente noong February 20 sa Tanay Rizal na nagresulta ng pagkasawi ng 15 tao na ang karamihan ay mga estudyante ng Beslin College of the Philippines. Apat na panukalang batas ang nakahain ngayon sa lower house tungkol sa pagkakaroon ng tinatawag na Transportation Safety Board. Batay sa House Bill No. 190, lilikha ng independent body na siyang mangangasiwa sa investigasyon ng mga road at sea accident at magbibigay ng rekomendasyon upang maiwasan at hindi na maulit ito. Ang pinaka-purpose nito is ma-gather together yung ating mga experts as far as transportation is concerned, kasama yung land, air, and sea para tingnan yung worthiness ng ating mga transportation facilities. Samantala, isang panukalang batas rin ang inihain ngayon ni Juan ang Edukasyon Party List Representative Salvador Belaro na layong magkaroon ng mandatory accident insurance sa mga guro at estudyante sa mga isinasagawang aktibidad ng eskwelahan. Kasabay nito, naghain rin ng resolusyon ng mambabatas upang maimbestigahan ng lower house ang nangyaring aksidente sa Tanay. Yung schools, dapat linawin din po natin yung sa kung may tugma ba yung objective ng field trip saka yung activity. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Magbabalik ang ito ang balita. Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang mosyon ng kampo ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na pawalang saysay ang plunder case nito. Ito ang balita ni Monokson. Muling dumalo sa pagdinig ng kanyang plunder case si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kaninang umaga sa Sandigan Bayan. Subalit sa ikatlong pagkakataon ay muling ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 1st Division ang hearing sa kanyang kaso. Hindi pa rin kasi naaayos ng prosekusyon at depensa ang mga issue hinggil sa pagbipresenta ng mga saksi at ebidensya. Dahil dito, muli nagtalaga ng preliminary conference ang korte. Subalit nagbigay na ito ng kondisyon na 2 beses lamang maaring magkansela ng mga pagdinig upang matuloy na ang trial. Ngayong araw din dinesisyonan ng korte na hindi pagbigyan ng kahilingan ng kampo ni Revilla na pawalang saysay ang kanyang plunder case. Hindi naniniwala ang korte na hindi alam ni Revilla ang tungkol sa kaso. Dahil naghahain pa ito ng petisyon noon na makapagpiansa. Ipinaliwanag ng korte na ang paghahain ng motion to quash ay dapat isinasagawa bago ang arraignment ng akusado at hindi sa pagsimula ng trial. Dismayado na naman si Revilla sa sunod-sunod na kanselasyon sa pagdinig sa kanyang kaso. Imagine 2 years na
9 months na ako nakakulong na wala kasalanan. Paano pagdating ng oras na lumabas yung wala tayong kasalanan? Unfair naman para sa akin, di ba? Muling itinakda ng korte ang trial sa plunder case ni Revilla sa March 30. Monhok Son, UNTV News and Rescue, Sandigan Bayan. Naghain ng not guilty plea si dating Philippine National Police o PNP Chief Alan Purisima sa kasong graft and corruption at usurpation of official function kaugnay ng Mama Sapano incident. Itinakda na Sandigan Bayan 4th Division ang preliminary conference sa kaso ni Purisima sa April 6 at 7 at ang pre-trial naman ay sa May 3. Inutusan naman ng korte ang prosecution at depensa na limitahan ang bilang ng mga ipipresentang testigo sa pre-trial at direktang tukuyin ng mga ebidensya bago magsimula ang trial proper. Samantala, hindi pa nababasahan ng sakdal si ex-PNP SAF Director Getulio Napeñas dahil may nakabinbin pa itong motion sa korte. Nag-ugat ang kaso ni Purisima at Napeñas sa nabulyasong operasyon sa Mama Sapano na ikinamatay ng 44 na tauhan ng Philippine National Police Special Action Force. Dismayado ang Makabayan Block sa biglaang pagtatapos ng debate kagabi para sa pagpapasa ng kontrobersyal na death penalty reimposition bill. Ayon kay ACT Teachers Representative Antonio Tino, sa pagpapatuloy ng sesyon sa susunod na linggo ay igigiit nila na buksang muli ang debate sa plenaryo. Malinaw aniya na masyadong minadali ang pagpapasa ng panukalang batas na hindi umano pinakinggan ang argumento ng ilang mambabatas. Sa Lunes, inaasahang uusad muli sa plenaryo ang period of amendments para sa naturang panukala. So talagang railroading, garapalang railroading yung naganap o yung nasaksihan natin. Bagamat walang namomonitor na anumang destabilization plot ang Armed Forces of the Philippines, tiniyak nitong nakahanda sila sa anumang mga pagkilos kasabay ng EDSA People Power Anniversary. Ito ang balita ni Brian De Paz. Nakahanda ang Armed Forces of the Philippines sa anumang kilos protesta sa darating na Sabado kasabay ng komemorasyon ng EDSA People Power. Ngunit tiniyak ng AFP na hindi nila hahadlangan ng anumang pagkilos alinsunod sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na igalang ang karapatan ng mga grupong nais magpahayag ng kanilang saloobin. Of course, may mga usap-usapan dyan sa media regarding sa mga nagaganap na mga political activities katulad ng mga recent incidents. No? Pero this is part of our democratic space. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgar Arevalo, isa rin itong paraan upang ipakita sa publiko na hindi dapat katakutan ang mga sundalo tulad noong panahon ng martial law. We can say that the AFP now is a more of a partner in nation building than it was before, kung kailan sila ay kinakatakutan ng mga tao. Ang naging pagbabago, kung masasite nga natin, ay yung ating adherence to the rule of law and human rights and international humanitarian law. Samantala, pinabulaan na naman ni General Anyo na may namumuong kudeta sa hanay ng militar laban kay Pangulong Duterte. Destabilization, we have not monitored anything. The whole armed forces is solid behind the Constitution and the President. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Inaaning kritisismo at banta ng destabilisasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, naghayag naman ng suporta ang mga datu at sultan sa Mindanao sa kanyang administrasyon. Ito ang balita ni Victor Cosare. Sa unang pagkakataon, nagsama-sama sa Davao City ang mga datu at sultan sa Mindanao. Kasama din sa pulong ang cabinet members ng iba't ibang royal houses. Isa sa layon ng pagtitipon ang paghahayag ng suporta sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nahaharap sa mga kritisismo at banta ng destabilisasyon. Yun ang gusto namin sa akin doon, na hey, tignan nyo kami dito sa Mindanao. Sabi nyo, hindi kami magkakasama. Ngayon magkakasama kami and we're supporting the President Duterte. Yung mga kritiko kay Presidente, ang mga taong ayaw ng katahimikan, iyan ang bumabatikos sa kanya. Suportado rin ng grupo ang pagsusulong ng Pangulo ng peace process sa hanay ng Moro Rebels at ang war on drugs ng Duterte administration sa kabila ng inaanin nitong batikos gaya ng pagiging ugat umano ng extrajudicial killings.
Suportahan natin yan. Na-lessen yung crime, bumaba yung crime dahil sa campaign niya sa against drugs. This occasion, as I said, will prove to the world that the Muslims are united in supporting the President, Rodrigo Roa Duterte. Nanindigan din ang grupo na sa Metro Manila lang maugong ang usapin ng destabilisasyon, subalit hindi ito ang sitwasyon sa mga lalawigan. Samantala, isang pagtitipon din ng Duterte supporters ang isasagawa dito sa Davao City sa Sabado kasabay ng People Power Anniversary Celebration. Inaasahang nasa 5,000 hanggang 10,000 tao ang dadalo sa Freedom Rally na pinamagatang Defend Our Freedom from Corruption, Crime and Drugs. May anti-rally for the administration. So sa amin, ginagawa namin ito para din malagyan ng ibang pananaw yung tao na ang tao ay nagkaisa para sa Pilipinas. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Isinasagawa ng Bureau of Internal Revenue, BIR, a massive recruitment bilang bahagi ng pagpapaigting ng tax collections ng Kawani. Ito ang balita ni Rosalie Cos. 1.829 trillion pesos ang target na makolektang buwis ng Bureau of Internal Revenue ngayong taon. Upang magawa ito, bahagi ng estratehiya ng kawanihan ang pagpapabuti ng koleksyon at serbisyo para sa mga taxpayer. Massive recruitment din ang tugon upang mapaigting ang koleksyon ng buwis ayon kay BIR Commissioner Cesar Dulay. Sa ngayon, nasa 10,000 bakanteng plantilla positions mayroon ang BIR. Our approved plantilla is about 21,000. So you can see that we are operating only at 50% of the approved plantilla. We need examiners, CPAs, lawyers to do the work and collection effort of the agency. Para rin makahikayat ng mga bagong kawani ng BIR, hinihiling din ito sa Kongreso na maipasa ang panukalang batas na mag-e-exempt sa BIR personnel sa Salary Standardization Law. Kumpara kasi sa ibang ahensya ng pamahalaan, higit na mas mababa ang sweldo ng mga nasa BIR. Just to give you an example, we cannot compete with the other agencies of the government. For example, our hiring rate for CPAs, professionals, is about 19 to 20%, 20,000 pesos. You compare this to the hiring rate of the Securities and Exchange Commission. They were able to get out of the salary standardization law. Samantala, inihayag naman ni Commissioner Dulay na karamihan ng reklamo tinatanggap ng BIR ay hinggil sa mabagal na pagproseso ng mga papeles. Maigpit ding nakabantay ang opisyal laban sa iba pang complaint hinggil sa mga kaso ng katiwalian. Ngayong taon, 10 kaso na ng tax evasion ang naihain ng Kawani, samantalang higit sa 400 na ang pending tax evasion cases sa Department of Justice. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacañang. Nabigyan ng clearance ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang 40 pulis na nasa listahan ng rogue cops kaya hindi ito nakasama sa mga ipinadala sa Basilan. Ito ang balita ni Grace Cassin. Mananatili dito sa Maynila ang 40 pulis na nabigyan ng clearance ng National Capital Region Police Office kaya hindi na isinama sa Basilan. Ayon kay PNP spokesperson Police Senior Superintendent Leonardo Carlos, ilan sa mga ito ay may nakatakdang hearing na dapat na personal na puntahan. Ang iba naman ay na-dismiss na ang kaso habang mayroon ding nasa non-jury status na o NDS. Ang pagbabago at review umano sa listahan ay nangyari sa loob ng 15 araw na binigay ni Pangulong Rodrigo Duterte mula nang kausapin nito ang mga pulis sa Malacañang. May mga kasong na-dismiss, ni-review yung mga kasong na-dismiss kung anong mga dahilan bakit ito ay na-dismiss. Mayroon nung kasing mga kaso na na-dismiss pero yung act was committed. Ang dahilan kung bakit hindi na-dismiss, technicality, hindi na nag-disinterested na yung mga aggrieved party. Sa opisyal na bilang ng PNP, 54 ang mga pulis na nasa Basilan na. Papatawan naman ang aksyon ng PNP ang mga hindi sumunod sa reassignment.
yung hindi po pumunta doon, seserban sila ng return to work notice tatlong beses. Pag hindi pa ho, maybe we're counting them already to be a wolf. Nakiusap naman ang tagapagsalita ng PNP na huwag tawaging police kalawags ang mga police na nareassign sa basilan. Ayon sa kanila, iba-iba naman daw ang bigat ng kasong kanilang kinakaharap at ang iba dito ay under review na at posible ring ma-dismiss. Grace Cassid, UNTV News and Rescue, Camp Krame. Dalawang libo, anim na raan at 49 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming apat na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumaldumal na pamamasla. Magbabalik ang ito ang balik. Dalawa ang nasugatan matapos yanigin ng magnitude 4.6 ang Davao City kaninang umaga. Ito ang balita ni Janice Inghente. Nagsilikas ang mga estudyante at empleyado sa mga opisina sa Davao City matapos yanigin ng magnitude 4.6 na lindol ang syudad kaninang mag-aalas 10 ng umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLC, naitala ang sentro ng lindol 9 kilometro hilagang kanluran ng lungsod. Hindi naman umano mapinsala ang naturang lindol ayon sa PHIVOLC, ngunit bumagsak ang isang waiting shed sa Quirino Street na ikinasugat ng dalawang pedestrian. Ayon sa ilang residente, 30 taon na umanong nakatayo ang naturang waiting shed. Kinilala ang mga nasugatan na sina Maria Teresa Pusta, 43 years old, at si Fei Yu, 66 years old. Hingin ako sa gawas, nakita na ito, natumba ang waiting shed. Pagkatumba, may doon ka babae na ito sa pagkatumba sa waiting shed. Ito sa na left side, isa ka babae na ito na diri nga side, nabundakan siya, pagkatumba niya nga nabundakan siya, ang yung tiil po na ipit. Nabundakan po yung tiil, patungungin yun sa kasakit, nabira niya. Bunsod nito, iniutos na ng Davao City Government sa Engineering Department na suriin ang lahat ng pampublikong istruktura sa syudad. Nakahanda rin na sagutin ng lokal na pamahalaan ang pagpapagamot sa mga nasugatan. Janice Inghente, UNTV News and Rescue, Davao City. Target namang matapos sa unang bahagi ng 2017 ang Project Runway Manila o ang 220-meter pedestrian bridge na nakakonekta sa NAIA Terminal 3. Mula sa Pasay City, itong balita ni Brian De Paz Live. Brian, go ahead. Yes, Attorney Reg, magandang gabi. Ininspeksyon ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at Department of Transportation ng Runway Manila o ang kauna-unahang pedestrian bridge na magdudugtong sa NAIA 3 at Newport City. Ayon kay DPWH Secretary Mark Villar, inaasahang magbibigay ito ng ginhawa sa mga pasahero maging sa mga persons with disabilities at senior citizens na magtungo sa airport at Newport City sa loob lamang ng 10 minuto. Narito yung kanyang pahayag. This is in line sa directive ni Presidente na 24/7 dapat ang mga infrastructure projects sa dito sa Pilipinas. Kaya nakakatuwa naman at mukhang by April matatapos na siya in time for the Asian Summit. Ayon naman kay DOTR Secretary Art Togade, ang NAIA 3 ay may kapasidad na 13 million international passengers taon-taon, kaya't malaking tulong ang pedestrian bridge upang makaiwas sa traffic sa airport. Yung mga taong maibabawas mo sa baba, ganun ang ratio at extent ng luwag ng trapiko. Bukas din ito sa publiko at turista na nagnanais na maging magaan ang pagpunta sa Metropolis. Ayon pa kay Secretary Togade, malaking tulong ito sa nalalapit na ASEAN. Bakit matatapos? Kasi ho, nandiyan dyan na yung salaming, nakabolt na yung hinges na pinapakita ko kanina. Saka magpapatrabaho sila 24 hours.
Ang Runway Manila Project ay pinondohan ng Travelers International Hotel Group Incorporated at nagpapasalamat sila sa suporta ng pamahalaan sa proyekto. Gastos ng gobyerno, we merely supported the private, so kaya ito isang example kung anong if the private and public sector work together, we can accomplish a lot. Ayon pa kay Secretary Villar, nasa 80% ng natatapos ang proyekto at inaasahang bubuksan ito sa April 2017. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Attorney. Maraming salamat, Brian De Paz, nagulat ng live mula sa Pasay City. Tiniyak ng Department of Energy na susundin nila ang kautosang inilabas ng Korte Suprema na pumipigil sa pagpapatupad ng bagong polisiya sa power industry. Ito ang balita ni Joe Anano. We are looking into telling all the players involved, the big consumers, the suppliers, to mag-coordinate po tayo. Wala po munang gagalaw. Freeze muna lahat hanggang matapos ng Korte Suprema ang kanilang pagdinig. Handa ang Department of Energy na sundin ang inilabas na temporary restraining order ng Korte Suprema na pumipigil sa pagpapatupad ng Retail Competition and Open Access o RCOA. Ang RCOA ay isa sa mga probisyong nakapaloob sa Electric Power Industry Reform Act of 2001 o EPIRA Law, kung saan inoobliga ang malalaking power consumer na makipagkontrata lamang sa mga piling supplier ng kuryente na nasa listahan ng Energy Regulatory Commission. Tiniyak ng DOE na hindi sila gagawa ng anumang hakbang laban sa kautusan ng korte, subalit nanindigan na naaayon sa batas ang pagpapatupad ng bagong polisiya dahil alinsunod rin ito sa EPIRA Law. The DOE commits to uphold consumers' power of choice. Its mandate is to implement the law, and consumers should have the freedom of choice as to which power provider they prefer to deal with. Sakaling matuloy ang pagpapatupad ng regulasyon, pangunahing maapektuhan nito ang mga establishmento na kumukonsumo ng higit sa 1,000 kilowatts ng kuryente, gaya ng mga mall, pribadong kumpanya at iba pang malalaking consumer group. Sa kabila nito, umaasa ang Energy Department na mapagbibigyan pa rin sila ng korte at maikokonsidera ang magandang layunin nito para sa mga consumer. Joe Anano, UNTV News and Rescue, Department of Energy. At karing kay katamang balitang Promdi. May sagawa lang public hearing ngayon ng Aldo ding opisyal ng Katanduanes Kayabe daring pilang kongresista tungkol king panga diskubri na ning Mega Shabu Laboratory king Virac Katanduanes. Kayabe karing opisyal ang minta king pulong agewa da king Katanduanes State University ding kongresista a Kayabe king Committee on Dangerous Drugs king pamanimuna ng Congressman Robert Ace Barbers ding Regional Director ning PNP. Opisyal da ring lokal na gobyerno ang Puy Katanduanes Governor Joseph Cua. Kayabe ka ring pisabyan o pisabyan king hearing ing pangatalakad ng Mega Shabu Laboratory king Virac ang pong ing briefing king drug situation king Bicol. Mumuna king sinabi ng Governor Cua ang magsilbiyay ning oportunidad kaya ang po ka ring aliwa pang opisyal king Katanduanes bang malinis ing karelang lagyo kay bat ng medawit king issue na ning droga. At tatanda ng tamo na niyang November, milabas ang banuan niyang Adis Cubride ing tuturing dang Peka Maragula Shabulab, king bansa king barangay, Paltas Mall Virac, Katanduanes. Plano na ning Cavite Provincial Government ang manalakad a septage treatment plant bilang solusyon king Dirinat a Ilog king probinsya, ining balita ng Randy Forastero. Isa sa mga dahilan ng pagdumi ng mga ilog sa Cavite ay ang hindi maayos sa septage system kung saan diretso na sa ilog ang mga dumi ng mga tao. Bilang solusyon, isang septage treatment facility ang planong itayo ng pamahalaan sa lalawigan ng Cavite sa 2018. Alam nyo kasi may mga bahay tayo na yung walang septage facility na ang kanilang mga effluent o tapon ay dire-diretso sa ilog. Inaasahang magiging katuwang ng provincial government sa proyektong ito ang Water Quality Management Area o WACMA
at Cavite State University. For 6 to 8 months, talagang ginawa ng benchmark characterization ang mga watersheds para makita yung water quality, yung mga top issues, mga problems sa watershed na maaring madala doon sa Manila Bay. Matatandaan na Enero itong taon ay nagsagawa ng cleanup drive sa isang creek sa Barangay Aniban 1, Bacoor City, Cavite, bilang bahagi ng kanilang programa. Randy Forastero, UNTV News and Rescue, Cavite. Mamielang libreng binhining hybrid rice ang pong abono ng Department of Agriculture karing Ortelano, King Zamboanga Peninsula ng Banua. Ining balita ng Dante Amianto. Unpak de hybrid seeds i 4 sako abono ay dali el Department of Agriculture como ayuda na magasyembrador na rehiyon 9 este año. For 2017, meron na tayong free fertilizer kasama doon sa ating hybrid rice. 2017 planting para in form of grant. Kasi ito gagawin namin parang kalamit-kalamitin. Asigon con el director del Department of Agriculture, Region 9, Constancio Alama, mas buenamente que esta siembra el magasembrador con el hybrid seeds por causa mas grande na 18% el cosecha de ila compara na commercial seeds. It's possible, we want that these commercial seeds planters should plant hybrid. Hybrid one. Mas masaas yung one. 15% to 18% paggaling sa commercial to hybrid yung tatanim ng ating local farmers. Del 2015, primero yung target el administrasyon pasaw kita kada rice self-sufficient el país pero hindi este yarealisa por causa na mga kalamidad kayan apektaw na produksyon di arus. Mientras tanto, ta-alcanza 100,000 hectárea el chera de cultivo na Zamboanga Peninsula. Mas grande con este el rain-fed o ta-esperanzao na ulan como irrigasyon kumpara na irrigated. Por eso, ya convinci el DA con el público que ta prepara también con el posible efecto del cerca tiempo de solis na magasyempra. Dante Amianto, UNTV Noticias y Rescate Ciudad de Zamboanga. Kining kekatamong balita iba't king miyayaliwang lugar king kekatamong bansa. Ako'y Frima sa Longa Gloria, Maya Pabeng. Nasunog ang isang residential area sa Makati City kagabi kung saan 30 bahay ang natupok. Samantala, nahagip naman ng CCTV camera ang riot ng kabataan sa Quezon City kagabi. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nabulabog ang mga residente ng Angono Street, Barangay Poblasyon, Makati City nang biglang sumiklab ang sunog sa kanilang lugar bandang alas 12 kagabi. Wala pang isang oras sa itinaas na agad sa ikatlong alarma ang sunog. Ayon kay Fire Guard Commander Roderick Aguto, mabilis kumalat ang apoy dahil sa gawa sa light materials ang mga bahay. 35 pamilyang nawala ng tahanan dahil sa sunog, ngunit wala pa namang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Maluwag naman ang daan, nakarespond naman tayo kagad. Confined naman, control yung area. Mayroon firewall sa kabila, may open space sa kabila, so confined tayo. Idineklarang fire out ng Bureau of Fire Protection ang sunog bandang 1:35 ng umaga. Pansamantala namang lilingapin ng barangay at city officials ang mga residenteng naapektuhan ng sunog. Samantala, nag-riot ang dalawang grupo ng mga kabataan sa Caleraya Street, corner Araneta Avenue sa barangay Tatalon, Quezon City, pasado alas 9 kagabi. Nakunan pa ng CCTV camera ang insidente kung saan makikitang nagtatakbuhan at nagkakagulo ang mga ito. Hindi naman naabutan ng barangay officials ang mga nag-aaway na kabataan. Sandali lang naman yung away nila. Pinapuntahan din natin kagad ng ating mga BPSO, sinamahan ni Deputy Amito. At tayo rin pumunta doon sa area noong time na yon. Kaso mabilis din nakaalis yung mga nag-aaway na mga teenager. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. And for the news abroad, officials in California widened the area placed under mandatory evacuation following more flooding in San Jose. Calvin Manaig reports. The murky water flooding a section of San Jose in Northern California forced officials on Wednesday to widen the area under mandatory evacuation orders, with about 14,000 people barred from returning to their homes following drenching rains.
San Jose, a hub of high-tech Silicon Valley, suffered major flooding on Tuesday, triggering evacuation orders when Coyote Creek overran its banks, swamping the Rock Springs neighborhood. Water at some sites engulfed the entire first floor of residences, while in other places it reached waist high. Officials say the city of about 1 million residents has not seen a flood approaching this magnitude since 1997. This is nothing you ever want to see in your city. Our emergency responders have been able to get everyone out safely. The gush of water inundating San Jose flowed down from the Anderson Reservoir, which was pushed to overflowing by a rainstorm that pounded Northern California from Sunday to Tuesday. The reservoir's operators have been releasing water at maximum level since January 9, but it was not enough to avoid a spillover because of recent storms. Aside from 14,000 people, whom officials said were placed under mandatory evacuation orders, the city has also issued a less severe evacuation advisory to 22,000 people, urging them to leave their homes as well. We've got police patrols out there securing the homes, so people should not fear in that regard. But until we see the water recede significantly more, we can't give any accurate assessment about when people can return. Calvin Manaig, UNTV News and Rescue, Los Angeles. In other news, U.S. Homeland Secretary John Kelly defended President Donald Trump's crackdown on undocumented migration during a visit to Guatemala City on Wednesday. He dismissed accusations that there will be a mass deportation of migrants from the country. The U.S. Department of Homeland Security recently unveiled plans to consider deportation for almost all illegal immigrants and will send many of them to Mexico if they enter the United States from there, regardless of their nationality. We have laws that I must follow, so we will be looking primarily at criminal offenders first, but there will be no mass roundups, and when we do take someone into custody, they're then put into the American legal justice system, that's the courts, and the courts will decide what will happen to them. But Foreign Minister Luis Videgaray said there's no way Mexico would accept the new rules which seek to deport non-Mexicans to Mexico, among other things. And in Hong Kong, thousands of current and former police officers gathered at one of Hong Kong's police sports clubs to support seven policemen jailed for beating up a protester in 2014. The mass rally took place on Wednesday evening, with many turning up in white as a sign of solidarity. The protest followed a judge's decision to jail seven police officers for assaulting protester Ken Tang during the so-called Umbrella Movement 3 years ago. Heavy-handed policing is rare in Hong Kong, and the case triggered public outrage and deepened tensions during the protests, in which clashes erupted occasionally. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Dalawamput lima iconic outfits ng namayapang si Princess Diana ang itatampok sa bubuksang fashion exhibit sa Kensington Palace. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Naghahanda na ang Kensington Palace para sa bubuksang exhibit tampok ang fashion style ng namayapang si Princess Diana. 25 icon outfits ng tinaguri ang tipos princess ang i-display sa exhibit. Kabilang dito ang Victor Edelstein creation na midnight blue velvet gown na sinuot ni Diana nang makipagsayaw sa aktor na si John Travolta sa White House noong 1985, pati na ang pamosong Elvis dress. As a royal woman, she did have to stick to certain rules. However, she was a little bit more playful. She did bend the rules, so you see her wearing very flamboyant dresses. And actually, she was the first royal woman to wear a trouser suit actually out in public to an event. Tampok rin sa exhibit ang iba pang show-stopping ensembles at executive dresses na kanyang isinuot sa iba't ibang high-profile engagements. She wanted clothes that would appeal to children, so she'd wear very bright colors, or she'd wear accessories like necklaces that perhaps they could play with when she was holding them, so she wanted to make that connection with people. Ang Diana Her Fashion Store exhibit na bubuksan sa February 24 ay may layuning alalahanin ang mga nagawa at naging buhay ni Diana. 20 taon mula nang siya mama.
namatay. Bilang complement sa exhibit, isang white garden na rin na puno ng bulaklak na tulips, narcissi at forget-me-nots ang lilikain sa Kensington Palace, isang fitting tribute para sa isang unforgettable woman. Darlene Basingan, UNTV News and Rescue Philippines. Jerusalem ang isa sa mga lugar na dinadayo ng mga mahihilig sa history at archaeology. At ngayon, maaari nang masaksihan ng mga turista ang kasaysayan ng lungsod sa pamamagitan ng alok nilang virtual reality tour. Ito ang balita ni March Pelayo. Madalas dayuhin ng history at archaeological enthusiast ang Jerusalem City dahil sa mayaman itong kasaysayan, kultura at paniniwala. Ngunit maliban sa mga libro at physical na archaeological finds, maaari nang maging extensive at interactive ang pagbisita sa Old City sa pamamagitan ng 360-degree virtual reality tour. Maaaring makita dito ang sacred sites gaya ng mga templo na nasira noong 70 AD, pati na ang flashpoint ng Israeli-Palestinian conflict. Ayon sa organizer at Israeli governmental body na the Western Wall Heritage Foundation, nakabase sa comprehensive historic, archaeological at religious research, ang virtual reality tour na layong mabigyan ng bagong experience ang mga turista. It's one of the only tourist sites existing with this technology. The visitor takes the glasses, put them on, go back 2,000 years to the temple period, and then he comes back to the Kotel today and can understand the connection between the Western world, the Kotel of today, and the temple 2,000 years ago. 10 minuto lamang tumatagal ang virtual tour na inilunsad noong 2016. Kada taon, 10 milyong turista ang dumarayo sa Jerusalem. Finally, I think our students and me myself, I understood exactly how the temple looked like, how people stood in the temple, how the Levim sang there. You can see, you can feel, you can even smell everything. Ang Western Wall ay bahagi ng compound na itinuturing na sagrado ng Jews, gaya ng Temple Mount. שהכותל המערבי הוא לא קיר אבנים. הוא קיר שמייצג את שריד בית מקדשנו, את מה שאנחנו מאמינים, את המציאות שמשתקפת שהייתה פה, כל חפירה, כל גילוי ארכיאולוגי, הוא לא מגלה פה אבנים, הוא מגלה שורשים. March Pelayo, UNTV News and Rescue Philippines. At yan ang ating balita sa entertainment and technology ngayong gabi. Ako po si Talia Javier, balik sa inyo Attorney Reg, Angela and Monica. Ako gusto ko pa rin pumunta. Kesa yung virtual. Siyempre iba pa rin yung nandoon. Ibang experience. Area. I don't want a sedentary lifestyle. Iba pa rin yung nahahawakan mo na. Oh, yeah, of course. Pero para sa mga iba siguro, di ba, it's a good alternative. Mas cheaper pa. Oh, pag wala pang budget, pag-ipunan muna. Kaya ikaw pupunta ka dun next month. Maraming salamat, Talia. At yun po, naging kabuuan na ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Ingat sa pag-uwi mga kasambahay. Magandang gabi. Public Service Channel.